Hey guys, magandang hapon sa inyong lahat at welcome back ulit sa aking YouTube channel. So ngayong araw, ang gagawin natin is mag-layout na tayo para sa ating mga lighting or sa ating mga position ng ating mga switch. Ngayong araw, isa papakita ko sa inyo kung saan nga ba nakalagay yung ating mga switch para sa ating ground floor. So focus muna tayo sa ground floor ngayon, araw. Okay. So ngayon guys, dito sa aking lamesa, so meron tayo rito nga plano para sa ating ground floor. Or yung ating lightning layout, and then meron tayo rito sketch para mas lalo yung maintindihan. Ngayon guys, dito sa ating ground floor, so kung makikita nyo ito, ayan. So ito guys yung ating layout para sa ating ground floor, and then ito yung ating sketch. So dito guys sa ating sketch, dito natin ma-identify kung nasaan nga ba yung ating mga ilaw. So sa terrace guys, ito, so nasa terrace tayo ngayon. Pagdating sa ating terrace guys, is meron tayong isang ilaw dito. So tingin tayo rito sa ating lighting layout. So na ito guys, ayan. So meron tayong isang ilaw sa terrace dito, isa. And then pagdating naman sa ating bedroom dito, is meron pa rin tayong isang ilaw. So ayan. So ngayon dito sa ating living area, so dito sa ating layout ng ating lighting, so meron tayong isang ilaw din dito, isa rito, ayan. Ayan. And then dito sa ating kitchen at saka sa ating dining, so meron tayong tag isang ilaw. So ayan, makikita nyo ito, ayan, ayan. So ayan, meron tayo rito, ayan, ayan. So sa ating CR ito, saka sa ating isang laundry area, so meron tayong tag isang ilaw pa rin dito. Ayan guys, yung ating layout para sa ating lighting, so single single lang yung ating gagawin, so isang switch tsaka isang ilaw. So ito ang tanong, so saan nga ba nakalagay yung ating mga switch pagdating sa ating mga bahay? So lagi nyo tatandaan guys, ang position lagi ng ating switch, kung wala man kayong plano sa loob ng ating bahay o yung gagawin nating bahay, is ang ating switch is lagi siyang nakaposition sa gilid ng ating pintuan. So na ito siya guys, so kung mapansin nyo ito, so ayan, S. So ibig sabihin yan guys, is dito nakaposition yung ating switch. Ngayon, paano natin malalaman kung aling ilaw nga ba yung control nitong switch? So simple lang guys. So kung makikita nyo itong guhit na to, so ayan yung mga dash dash na yan, 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 yan. So yep, dash siya rito hanggang dito sa labas. So ibig sabihin nito guys, itong ilaw daw na ito sa ating ground floor, ito is control ng switch dito sa loob. So dito siya nakaposition sa may pintuan. So mapapansin nyo guys, yung ating pintuan dito, so ito pintuan natin to, makita. So ngayon, ang tapo ng ating pintuan is papunta dito. So ngayon, kung ang pintuan naman natin ang tapo ay papunta dito sa kabila, so ang switch niyan is naandito. Kasi guys, kung ang switch natin ay nandito sa likod ng pintuan, so pag entry pa lang natin sa loob ng ating pintuan, ngayon, ang gagawin pa lang, sasaradong pa natin yung pintuan para mabuksan lang natin yung ating switch. So lagi nyo lang tatandaan guys, kung saan yung tapo ng ating pintuan, so pagpunta rito is nandito lagi sa pagbukas ng ating pintuan yung ating switch. So lalo na guys kung tayo ay uuwi ng gabi, so pagpasok mo pala sa pintuan, so alam mo na kung saan naposisyon yung ating switch. So ang standard talaga natin guys, yung ating switch is palaging nasa gilid ng ating pintuan. So laging yung tatandaan yan. Ngayon dito sa ating switch, so isa pa ang tanong, so ano nga ba yung standard na taas para sa ating mga switches? Ngayon dito sa ating plano, so dito natin siya makikita sa general notes and specification. So dito guys naka details yung taas ng ating switch. So dito sa general switch and specification, so punta tayo rito sa number 13. So dito sa number 13 natin, mountain heights shall as follow. So ibig sabihin yung lighting switches natin, so ang taas nya is 1.4 meter lang ang taas simula sa ating flooring pataas. So finished floor na guys, so 1.4 meter lang dapat yung magiging taas ng ating switch. So malinaw tayo dun guys. Ngayon guys, ang mangyayari nito, so sabi sa akin ng kliyente, yung ating magiging ilaw nga pala sa ating living area. So ito yung ating living area, no. So base dito sa plano is isa lang yung kanyang ilaw. Ngayon ang gusto ng ating client is magpapalagay siya ng apat na pinlight sa kantuhan ng kanyang bedroom. So ang gagawin natin guys is maglalagay tayo rito ng ilaw para sa ating pinlight. So apat yan guys, and then isa pa rito. So meron tayo itong ilalagay para sa ating cove light. Hintayin nyo lang guys pag tayo ay mag-layout na or mag-install na ng ating cove light. So ipapakita ko sa inyo guys yung
kung paano nga ba install yung ating mga pin light at saka yung ating cove light. So malinaw tayo doon. So ganoon lang guys yung idea kung paano natin malalaman kung saan nakaposisyon yung ating mga switches para sa ating mga ilaw. So ngayon guys, ang gagawin natin is i-positar sa side para makita nyo ng actual kung saan nga ba talaga nakaposisyon yung ating mga switch sa loob ng ating bahay. So pusamahan nyo ako ngayon, pusin tayo. So ngayon guys, andito na ako sa loob ng ating site. Ngayon guys, papakita ko sa inyo yung mga taas ng ating switches pagdating sa ating lighting layout. Okay. So ngayon guys, ang pinapagawa ko is pinapatiktik ko na yung ating paglalagyan ng ating switch dito sa ating mga pader. Ngayon, nasabi ko kanina, base sa ating plano, yung taas ng ating switch is 1.40 meter. So simula sa flooring guys, ayan. So sumukat ako dyan ng metro, papataas. So ang taas niya is 1.43 pumatak siya ng 143 cm. Bakit? Kasi guys, yung ating finish is meron pa siyang 3. So ngayon, simula sa ating flooring, so aangat pa siya ng 3 cm. So ngayon guys, simula sa ating flooring, so inangat ko na siya ng 3 cm. Kasi yung ating finish is 3 cm. So ngayon, simula rito sa ating finish na yan. So imaginary natin na na-finish na. So pataas siya rito. So ayan, pumatak na siya ng 140. So 140 yan kasi yung ating topping pa niya. So hahagisan pa natin yan. So tataas pa ng konti para sa paglalagay ng ating utility box para sa ating switch. So ganun lang guys yung idea. Ngayon, base sa ating plano, so kinakita ko sa inyo kanina yung ating mga switch niyan. So single single lang yan. So ang ginawa ko is pinatiktik ko siya rito. Ayan, pataas siya. Ayan, so pataas. Kasi guys, mangyayari niyan, yung sa islabing natin, kapag inislab na yan, so bubutasin ko na yung ating pinulik, kasi pinulik yung iabang natin dyan is para mas madali nating ma-identify kung saan nga ba bababa yung ating tubo papunta sa ating lighting layout. Ayun, napakasimple lang yan guys. So simula sa lighting layout ng ating ilaw dito sa loob ng ating kwarto. So ang ilaw kasi rito guys, nasa part tayo ng dining, so isang ilaw lang dito. Ngayon, ang gagawin lang natin, so sa pag-abang yan is kukuhain lang natin yung pinakang center. Pag once na nakuha natin is doon natin ipoposition yung ating junction box, and then yung tubo rito na galing doon sa baba, connect yan doon sa ating junction box. So pagkatapos sa junction box, doon na tayo guys magkakaroon ng mga termination. So malinaw tayo doon. Ngayon, ang pinagawa ko, so inilayout ko na muna yung ating mga switch dito. So ayan, yung kanyang gagawin, ayan. So minarkahan ko na rito, ayan. So ibig sabihin yan guys, so ito yung titiktikin niya. Yan, pataas yan. So may kuwit na yan dyan. So pataas na siya guys. So ganun lang din guys dito sa gilid, sa likod dito. So naglagay na ako ng marka, so para mas madali niyang ma-identify na ito yung kanyang at babasagin. So ganun din guys dito sa ating bedroom. So ayan, andito ka position yung switch, ayan. Yung para sa ating living area, so dito. Tapos yung sa gilid ng ating pintuan. So ayan. Ayan. So ganun lang guys. Basta ang importante dito guys, yung ang taas ng ating sukat para simula sa finish floor is dapat naka-standard. Huwag lang ganun kataas. Kasi ang 140 isa sakto sa mga pang-residential na bahay. Okay, so malinaw tayo doon. So ganun lang guys yung idea. So pinaliwanag ko lang sa inyo kung paano nga ba mag-layout ng para sa ating lighting switch sa ating ilaw sa loob ng ating bahay or sa ating ground floor. So ngayon guys, ang gagawin natin is mag-shoutout na muna tayo. So shout out tayo kay Sir Ralph Torino. Sir, shout out po sa inyo. Kay Jam Jaman din ng Akalibo Aklan. Sir, shout out po sa inyo. Kay Sir Brian Sandaga. Sir, shout out po sa inyo. Kay Ma'am Atesi Aguilar. Ma'am, shout out po sa inyo. And then sa pamilya ng Samsung Family at Rodriguez Family. Shout out po sa inyong pamilya. And then kay Sir Dennis Bolda. Sir, shout out po sa inyo. And then kay Sir Brian Kagape ng KSA Alhasa Saudi Arabia. Sir, ingat po kayo dyan sa bansa niyan. And then kay Sir Randy Natino ng St. Luke, Quezon City. Sir, shoutout po sa inyo. And then kay Big Daddy Junior Loop ng Santa Rosa, Laguna. Sir, shoutout po sa inyo. Kay Norodin Tayup ng Jubail, Saudi Arabia. Sir, shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pananood. Kay Joseph Ezekiel Kunanan Torres. And then kay Ililiana Margaret Kunanan Torres ng San Juan, Pampanga. So shout out po sa inyong dalawa sir and ma'am. And then sa pinsan ko pala si Romel Lomerio ng Santa Rosa, Laguna. Pinsan, kamusta ka na dyan? And then kay Jess Repair TV ng Laguna. Sir, shout out po sa inyo.
And then kay Aleyo Awag ng Estrada Street, Digo City. Sir, shout out po sa inyo. Maraming salamat po sa pananood. And then kay Edwin Pellegrino ng Agayay, Southern Leyte. Sir, shout out po sa inyo. And then kay Kuya Glenn Baldo ng Legazpi City. Sir, shout out po sa inyo. And then kay Arodel Kabase ng Mindoro. Sir, shout out po sa inyo. And last kay Jay Villarreal ng Claveria Masbate. Sir, shout out po sa inyo. So, maraming salamat po sa patuloy niyong asuporta sa aking YouTube channel. So, sa mga di pa sa akin nagsusubscribe, sana guys, subscribe niyo na ako and click the notification bell para lagi updated sa aking bagong video. So, sa mga gusto mong pa-shoutout, ang gawin niyo lang is comment niyo yung pangalan niyo and address para sa sunod na vlog is ma-shoutout ko kayo. So, hanggang dito na lang guys and see you in my next vlog. Thank you.